Ngayon guys ay isi-share ko naman sa inyo yung test drive or honest review nitong si Honda Click V3. So sa marami nagtatanong sa akin about sa performance, kung okay nga ba si Honda Click. So ngayon guys, habang pa-uwi ako ng bayan para maki-charge, isi-share ko sa inyo yung aking driving experience and then yung advantage and disadvantage ng nararamdaman ko dito kay Honda Click V3. Ngayon guys ay itatry muna natin itong ating charging port kung gumagana nga ba to. So, kailangan ko mag-charge ng power bank kasi matagal ng brownout dito sa amin. So, check natin. Then, tagay natin siya dito. So, ayan. Charge muna natin siya. For the meantime, habang nagra-rides tayo, habang tayo nagbablog. Ayan. So, makikita nyo naman guys. Ayan, gumagana naman siya. Ayan, share ko na lang din sa inyo. Para, to be fair, ayan o. So, nag-charge siya. So yan, lagay muna natin dito. So sayang din habang tayo ay umuwi sa bayan para ma-full charge din to. So pag-usapan natin about sa makina nitong si Honda Click V3 125. So ito guys ay meron siyang 125cc and then meron siyang 4-stroke single overhead camshaft and then liquid cooling system. So sa liquid cooling systems guys, isa yon sa pinagbasehan ko. Kasi pwede natin siyang gamitin sa long ride kasi nga meron siyang radiator. So kumbaga mas safe siyang gamitin sa long ride. So pagdating naman sa hatak ng motor, so kung mapapansin nyo guys, ibibirit ko siya sa paahon. Ayan o. So kung mararamdaman nyo, sobrang lakas ng hatak ng makina. So hindi pa yan sagad. So ang sarap sa pakiramdam, talagang yung response ng throttle kapag pinipiga mo, talagang smooth na smooth yung pakiramdam kapag i-rides mo si Honda Click V3. Regarding naman sa makina nitong si Honda Click, masasabi ko guys na sobrang tahimik nitong motor na to. Talagang kahit ihataw ko na siya, napakatahimik. As in, super smooth ng motor, especially sa hatak niya na 125cc. Talagang may enjoy ka. So to be honest sa inyo guys, ito na yata yung pinaka-practical na motor dito sa Pilipinas. Kasi meron na siyang liquid cooling system, 125cc na rin siya. At the same time, yung presyo niya guys, napakamura. Kung i-compare natin sa market, nasa 85,000 pesos yung price ng brand new ni Honda Click V3. Pero napakaganda ng performance na pinapakita sa akin nitong si Honda Click V3. Guys, sa handling niya, so napaka-stable niyang gamitin. At the same time guys, yung rubber grip niya guys, sobrang kapit sa kamay. So talagang masarap siyang gamitin. At the same time, yung turning radius niya guys sa pagpaliko na, talagang malawak or malaki yung turning radius niya. So ipapakita ko sa inyo. So sa pagliko naman guys, talagang napakadali lang. So smooth na iliko itong si Honda Click V3. Ayan. Usapan naman natin about sa panel. So ngayong araw guys, kung makikita nyo, tirik na tirik yung araw. So visible na visible yung kanyang panel o yung kanyang display. So dito sa display, makikita nyo naman guys yung kanyang kilometers per hour, yung fuel level, at the same time yung total odometer, and then meron din siyang timing. So ipapakita ko na lang sa inyo sa videos. So ayan mga idol, kung makikita nyo guys sa aking videos, yung mga puno nagtumbahan kaya brownout dito sa amin. So kailangan ko talaga umuwi. And then yung kalsada medyo madulas pa. So speaking about sa madulas, so meron nagsasabi sa akin mga idol na yung gulong daw itong si Honda Click ay madulas. So to be honest sa inyo guys, nire-ride ko lagi siya sa ulanan kasi tag-ulan dito sa amin sa Oriental Mindoro. Hindi naman siya madulas mga idol. To be honest sa inyo, makapit pa nga yung gulong ni Honda Click. So sa mga nagsasabi na madulas, so siguro yun na lang din yung dahilan nila para i-upgrade lang yung gulong, or meron lang silang valid reason para i-upgrade yung gulong nitong si Honda Click. Regarding naman dito sa headlight niya, doon sa light beam and then sa low beam. So honestly guys, kapag gabi, dito kasi sa amin guys, walang street light. Especially dito sa dinadaanan ko, wala ditong street light. Kaya sa gabi, napakaganda niya, napakaliwanag. Talagang kitang-kita mo or makikita mo kagad yung iyong mga kasalubong. Especially kapag naka-high beam ka, talagang maliwanag yung kanyang headlight. Riding naman sa riding position nitong si Honda Click. So kung mapapansin nyo guys, talagang komportable naman siyang gamitin. Pero although hindi ko siya natetest talaga sa long ride, so hindi ko masabi kung nakakapagod ba siya pagdating sa long run.
Pero so far sa experience ko guys, ka-comfortable naman gamitin itong si Honda Click V3. And then dito guys, kung makikita nyo, ayan sa aking pan. So naka-relax din naman yung aking hita. And then meron din siya dito nga pinakang footrest. So kumbaga napaka-comfortable gamitin itong si Honda Click. And then pag-usapan naman natin guys about sa compartment. So sa compartment guys, para sa akin, si Honda Click binili ko kasi to para ipamalengke lang kasi malayo kami sa bayan. So talagang napakarami niyang laman, especially dito sa pinakang U-box. So ang dami kong nailalagay. And then malaking tulong din guys itong pinakang footrest na to sa ilalim. So pwede ka rin maglagay dyan ng mga bagay-bagay. At the same time, yung hooks. So itong hooks guys, ayan, makikita ninyo, ang dami ko rin nailalagay dyan. So para sa akin, talagang napaka-practical nitong si Honda Click pagdating sa performance. At the same time, sa malaking tulong siya. Tapan naman natin about sa brake. So kung mapapansin nyo guys, napakalusungin itong dinadaanan ko. So sa harapan guys, meron siyang hydraulic brake. And then sa likod naman is mechanical leading trailing brake. So dito guys, kung mapapansin nyo, meron din siyang tinatawag na combi brake. So pag pinipiga ko yung sa likod guys, napapansin ko kumakapit din dito sa harap. So kumbaga, kung for the safety purposes, so maganda yung ginawa ni Honda sa combi brake para at least talagang smooth na smooth yung pagtigil ninyo or safe na safe kayo, especially kapag bigla ang preno yung gagawin niyo dito kay Honda Click V3. So regarding naman guys sa specs ni Honda Click na fuel injected or FI, so masasabi ko guys na talagang sobrang tipid ni Honda Click pagdating sa gasolina. So mapapansin niyo dito sa amin guys, ahunin and then sobrang hirap ng daan. Pero ilang beses na akong pabalik-balik sa bayan, talagang napapansin ko na halos hindi nababawasan yung gasolina or kung nabawasan man, sobrang tipid talaga. So ngayon guys, ipag-usapan naman natin about sa disadvantage sa nararamdaman ko dito kay Honda Click V3. So yung suspension niya kasi guys is telescopic sa harap and then sa likod naman is single spring type suspension. So ang napapansin ko kasi dito guys kay Honda Click, especially kapag may angkas kayo, just to be honest sa inyo guys, yung suspension niya talaga malambot, to be honest. Pero yun nga lang kasi guys, sa sobrang lambot naman niya, tumutukod. So especially kapag konting lubak tapos meron kayong angkas, mapapansin nyo guys or maririnig ninyo na lumalagutok yung dun sa pinakang suspension niya. So yun lang yung nakikita kong disadvantage niya, yung sobrang lambot ng suspension. And then additional guys na napansin ko sa kanya, yung likuran niya guys, especially kapag rainy season, ang napapansin ko sobrang dumi talaga nung likuran. So dun guys, ang maisasuggest ko lang regarding doon sa concern ko about sa sobrang dumi is maglagay na lang siguro ng tire hugger para at least protection na rin at the same time hindi gaanong mahirap linisan itong si Honda Click kapag meron kayong tire hugger. Yan, at malapit na ako sa bayan, so nakita ko yung daan kanina, parang hindi pa maayos talaga ni Ormeco yung kuryente ngayong araw, so kailangan ko mag-charge. So yung portable power station kasi ginagamit ko yun para i-connect sa wifi yung para at least hindi tayo mainip. So yun. Okay, so ngayon guys ay i-continues natin yung review nitong si Honda Click V3. So yung way ko ngayon guys ay papunta ako ng Kalima para i-test lang natin yung ating makina. So itatry natin siya kung may kaya natin sa top speed or maihataw man lang natin. Kasi to be honest sa inyo guys, hindi ko pa to na ride test ng malayo or hindi ko talaga siya na break in ng maayos itong si Honda Click V3 kasi nga wala pa tong papel. So kumbaga, hindi ko siya may labas ng highway. So pang dito-dito lang din sa amin itong si Honda Click V3. So by the way guys, so yung odo ko guys is nasa 812 pa lang yung total odo itong si Honda Click V3. So ayan mga idol, itry natin siya dito. Medyo open area siya, so walang gaanong sasakyan. So itry lang natin ihataw ng konti. So ayan, kung makikita nyo guys, talagang napaka-responsive or mabilis mag-response si Honda Click. So kapag ihataw natin siya guys, ayan. So nasa 58, 61, 62. Ayan, so meron tayong kasalubong guys eh. Kaya hindi ko ganong ano. So try ulit natin. Yan. So napakabilis. So kunting piga lang mga idol, sobrang bilis mag-response ni Honda Click. Ayan. So 60, 62, 65. Yun. So meron na tayong kasalubong kaya kailangan natin mag-minor. So napapansin ko talaga is kahit nakahataw na
dito kay Honda Click V3, talagang napakatahimik ng makina. So, isa sa nagustuhan ko sa kanya yung ganung performance. Talagang napaka-smooth pakinggan or sobrang tahimik itong si Honda Click. So, ngayon guys, ay i-try ulit nating ihataw itong si Honda Click. So, at least mag-reach man lang tayo ng 70 to 80 siguro. Masaya na ako sa ganun. So, first time ko siyang may ihataw. So, 50, 56, 59, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 83. Okay, so at least na-reach natin siya ng 83 kilometers per hour, mga idol. So, basic sa experience ko guys, wala man lang kawabul-wabul itong si Honda Click kahit nasa top speed ka. So, ang sarap sa pakiramdam. Wow! Okay, so i-try naman natin itong si Honda Click sa uphill test. So, dito guys sa amin, dito sa amin sa Pola, sa Tigihan. So, ito yung aming barangay Tigihan. So, dito guys, makikita nyo, sobrang tarik ng ahonin ito. So, ipakita ko sa inyo kung gaano siya katarik. So, lalagyan ko ng level sa GoPro. And then, yung performance ni Honda Click kapag ahonin naman. So, ayan. I-try natin ihataw. Overtake tayo dito. So, ayan. Nakikita nyo, guys. Sobrang tarik nito. Pero, basic na basic lang. Kay Honda Click yung ahonin. So, kayang-kaya niya. Kahit may angkas pa, guys. Talagang kaya niya. Or, napakalakas humatak nung 125cc. Ni Honda Click. So dito guys, sobrang haba ng ahonin na to. Doon pa sa pataas, meron pa yan. Medyo mas matarik pa doon. So itry din natin ihataw para at least ma-share ko sa inyo yung performance ni Honda Click pagdating naman sa uphill. So ayan guys, abuelo muna tayo kasi medyo mas matarik to eh. So ayan guys, kikita nyo, basic na basic lang yung ahonin. Ayan o, kung makikita nyo guys, yung sasakyan, sobrang hirap na siya o. Ayan o, talagang usok. So minor lang tayo, ayan o, kikita nyo, nahihirapan yung sasakyan sa sobrang tarik ng daanan to. Pero dito kay Honda Click, talagang basic na basic lang. Ayan. So, medyo malapit na tayo sa patag guys. So, nasa 55 kilometers per hour yung speed ko. Pero sobrang tarik nito guys. Yun. Guys, kung i-rate ko naman si Honda Click, so out of 10. So, masasabi ko guys, nasa 9 out of 10 itong performance ni Honda Click V3. So, bakit hanggang 9 lang yun na sabi ko sa inyo guys? Kasi nga, doon ako na-disappoint sa lumalagutok yung suspension. So, sobrang, kumbaga, tumutukod talaga yung suspension niya sa harap. At then, same time, yung suspension din sa likod. Talagang tumutukod rin siya, especially kapag may angkas kayo. Pero, madali lang din naman yung solusyon doon guys. Pwede naman natin siyang i-upgrade. Pero, yun guys, ay sa mga susunod pang mga videos. So, ni-review ko na lang talaga tong si Honda Click kasi nga malapit na rin ako umalis. So, at least may share ko muna sa inyo yung mga performance, yung review nitong si Honda Click V3. And by the way guys, ma-share ko lang din sa inyo regarding sa nagsasabi na hindi maganda ang performance ni Honda Click. So, base sa experience ko guys, hindi totoo kasi na-experience ko guys eh. So, wag muna kayong maniniwala guys sa sabay-sabay ng iba hanggat hindi nyo na-experience. Pero sabihin na natin guys, so lahat ng moving vehicle naman talaga guys, meron yan tayong tinatawag na maintenance. So kapag may problema, so syempre doon talaga papasok yung maintenance. So nakadepende na lang talaga sa owner kung paano aalagaan ang kanilang mga motor. Okay, so far yan lamang muna yung may share ko sa inyo about sa performance and ride test nitong si Honda Click V3. So ayan guys, at maraming salamat sa inyong suporta.